Hello, Fox. So, ako na naman po ang inyong lingkod para magbigay na naman ng advice dahil sa mga karanasan ko sa 12 years kong pag-stay dito sa UAE. So, nung nakaraan, namigay ako ng tips kung paano maghanap ng trabaho at kung saan pwede maghanap ng trabaho online sa mga job sites na available dito sa UAE. So, ngayon itatakil ko naman yung paano kapag nakapaghanap ka na ng trabaho and ano yung mga steps para mabigyan ka ng employment visa or residency dito sa UAE. So, first step is like, kapag ka na-hire ka ng isang company, tatawag sila sa'yo to inform you na you are fit dun sa trabaho. So, pagre-reporting ka nila sa office nila. Pero, before that pala, sorry, i-insert ko lang, merong three kinds ng visit visa and tourist visa dito sa UAE. Merong tinatawag na short term, which is 1 month, and merong 2 months and 3 months is the maximum na pwede mong bilhin para makapunta ka dito sa UAE. Minsan, ako, ang ina-advise ko sa mga friends ko and relatives na pupunta dito is to take the 3 months. Kasi yung 3 months is parang marami kang oras para maghanap. Hindi ka mag-i-struggle or mag-i-stress after a month na naghanap ka ng trabaho and yet wala ka nahanap na trabaho. So, advisable talaga na mag-take ka ng 3 months kasi kahit papaano hindi ka na rin naman lugi doon if in case marami ka pa ding oras at araw para makapaghanap ng trabaho while naandito ka sa UAE. So, kapag tinawagan ka na ng employer to inform you na hire ka, pupunta ka sa office nila, make sure na dala mo yung passport mo kasi magpo-provide sila ng passport copy. Second is 2x2 pictures kadalasan yung hinihingi nila. Like 4 pieces or 6 pieces at least meron ka. And the third one is the copy ng tourist visa or visit visa mo. So, yan yung mga tatlong dokumentong mahalaga na dapat mong dalhin kasama yung ibang papers mo na nagsasabi na graduate ka, yung mga red ribbon documents mo na transcript of records and other certificates. Makakatulong din yan kasi may mga company na naghahanap ng transcript of records or proof na graduate ka ng college. Pero yung iba hindi naman. So, mas maganda na dalhin mo na rin lang para ready ka if in case. And kapag nandun ka na sa opisina, make sure na pipirma ka na ng kontrata kasi that's the sign na talagang hinire ka nila. Kasi kapag pinirmahan mo na yung kontrata, make sure pati nababasahin yung maigi para naiintindihan ninyo at maintindihan ninyo kung ano yung nakalagay na contract ninyo kasi hindi lang kayo magtatrabaho dito. Kailangan ninyo maintindihan yung karapatan ninyo bilang empleyado. Kung kailan kayo magbabakasyon, kung ano ang sagot ng company kapag ka magbabakasyon kayo, yan yung mga dapat ninyong malaman. Especially sa mga babae, kapag buntis kayo, ilang araw at paano yung pagbabayad sa inyo kapag nanganak na kayo. Okay? So, kapag nag-sign na kayo ng offer letter, ihingi na sa inyo yung documents na kailangan nila based sa kung ano man yung kailangan nila, yun yung ibibigay ninyo. Then, kapag nakuha na nila yan sa inyo, isasubmit na nila yan for their quota, for e-visa quota. And kapag may electronic visa ka na, tuloy-tuloy na yon, so magbi-medical ka na, magpupunta pa, dadalhin ka nila sila, sa isang typing center wherein sila magpo-provide ng medical mo and yung Emirates ID. Yung Emirates ID is parang napakahalaga, hindi siya pala parang, napakahalagang ID niya dito sa UAE kasi lahat ng process na kailangan mong gawin is hihingi ng Emirates ID. Parang siya yung magiging susi mo in everything. Kukuha ka ng SIM card under your name, kukuha ka ng mga plans or devices under your name, may bibilhin ka na
online things, yan ang hihingin sa'yo, Emirates ID mo. And mag-o-open ka ng bank account, Emirates ID is very important. Katumbas ng passport ang timbang or bigat ng Emirates ID. So, kapag kinuha na yung documents sa inyo and pinag-start na kayo sa trabaho, make sure na mag-iingat kayo kasi kapag ka na-tsempuhan kayo na nagtatrabaho kayo without papers, delikado yon. Pero as long as na-ready na nila yung e-visa ninyo, wala na kayong dapat ikabahala kasi sunod-sunod na yon yung process nun. Basta wag na wag lang kayong mahihiyang magtanong or mag-check sa kanila kung ano na nangyayari sa papers and documents nyo. Kasi kapag ka na-apply ng employment visa, maximum 3 days lang yung tagal niyan para matapos nilang may process. Then, yun na nga, sunod-sunod na. Basta kapag ka na-medical na kayo and everything, at walang naging problema sa medical ninyo, and physically fit kayo to work, walang magiging problema. After 15 days maximum, makukuha mo na yung mga papers mo. Then maybe after a month, makukuha mo na yung Emirates ID mo. So, congratulations! Legal ka na at pwede ka na mag-stay dito sa UAE dahil meron ka ng documents. So, yun lang, folks. Kung meron man akong mga nakalimutan na may mga karanasan din dito sa UAE, your comments are free. So, mag-comment lang kayo sa comment box below. Hanggang sa ulit, folks. Thank you for watching.